Kasi usually, ang tinitingnan lang natin paano tayo bibili, di ba? Hindi natin alam paano tayo magbebenta. Okay? Lalo na kung malapit na pala tayong maipit. Kamusta mga katrade ko to? So ngayon is ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong powerful combination ng mga indicators. Pero hindi ako gagamit ng maraming indicators. Mga tatlo lang ang gagamitin ko ito. At alam nyo guys, itong combination na ginagamit ko na to is parang nakakatulong sa akin para talagang makita ko na pababa na, nag-change na yung trend o yung quick trend na nangyayari sa isang company. Okay? Yung prices ng company at kung ano yung reaction talaga ng mga namimili, mga retailers, institutions. So nakikita ko talaga yung volume. Okay? Plus yung gagamitin natin na moving average para makita natin yung strongest support at saka resistance, okay? Plus yung gaano pa kalakas yung talagang pagbagsak o pagtaas ng price. Okay? Kasi marami sa ating nagchat-chat, Kuya Randy, ano ba yung ginagamit mo na para hindi ako masyadong malugi, ganun-ganun. So, kasi naipit na naman ako o sinusundan ko yung mga naisi-sharing mo na tips. Okay? So, dun sa mga new viewers natin, i-click nyo lang yung show more sa baba. Nasa baba ng video na to yung mga links. Okay? Show more, i-click nyo yung show more dyan, makikita nyo yung mga links. Number tips para sa technical analysis. Paano kayo magbabasa ng sarili nyong chart. Okay? At kasi usually, ang tinitingnan lang natin paano tayo bibili, di ba? Hindi natin alam paano tayo magbebenta. Okay? Lalo na kung malapit na pala tayong maipit, itong combination na to ang ginagamit ko, guys. Okay? So, ito, i-share ko sa inyo. Punta tayo dito sa ating ginagamit na charting tools from Investigrams. Okay? Puntahan natin ulit yung JFC. Turo ko sa inyo, guys, ha? Kasi may mga nagchat-chat sa akin na paano daw malalaman kung talagang bababa. Kasi guys, normally kasi tinitingnan lang natin kung paano tataas, eh. Hindi mo naman tinitingnan kung paano kung bumaba, 'di ba? So importante 'yan, eh. So itong combination na to, napaka-powerful nito, guys. Okay, yung volume at saka itong MA50. Okay? Or sige, ilagay natin yan, MA50. Okay, may sasabihin ako sa iyo. Okay, yan ang MA50 natin. Alright, so tingnan nyo guys kung saan yan magko-crossover sa MA50. Okay, let's say halimbawa dito. Okay, ayun, doon nag-crossover, right? So tingnan mo ngayon yung volume ng time na yon, ng time na nag-crossover. Tingnan mo yung volume. Ayun yung volume. Kasi hindi lang masyadong nakita rito, eh. Okay? Yan. Taasan natin. Yun. Ito yung volume. Ayan, oh. Oh. Tingnan mo yung volume, guys. Mababa o mataas? Okay? Lampas-lampasan doon sa average. Yung shadow na yan, average yan. Okay? So, yan pa lang kung may lalim na siya, 'di ba? Meron siyang sapat na volume, guys. Meron siyang sapat na volume. Okay? So makikita mo siya. Kung usually tinitingnan natin 'yang matataas na 'yan. Ayun, matataas na green. Titingnan mo rin 'yung matataas na red. Okay? Like for example dito. Oh. 'Yung volume dito, alam mo na 'yung moving average dito na MA50. Which is yung ating strongest support at saka resistance. Okay? Ayun, dito. Stronger resistance dito. Very strong yan. Na, ayun, tumatama dun sa MA50. Hindi siya pinalusot, di ba? So, ayan, no? Pumaba siya. Tingnan mo yung volume. Alam mo, lampas-lampasan. Andito lang yung average niyo. See? Okay? So, kung tutusin dito pa lang, makaka-out ka na talaga. Okay?
Kaya, ayan, nakikita naman dyan eh. O, partner mo pa yung ating ano, how strong yung bearish at saka bullish. Gamit ka ng stochastic. Okay? O, nasa inyong stochastic level dito. Sa part lang na to ah. Wala tayo dito ah. Dito nagbilihan eh. Okay? Dyan. Dyan na bumili ang Jollibee ng new business venture nila. Okay? Bumili sila ng bagong restaurant dyan. Okay? So, pero dito, andito, dito pa lang oh. Tingnan mo, bearish force. See? Pakita ko sa inyo yung isa pa. Mag-sample pa tayo ng isa pa. Yung MEG, yan. Okay. O hanapin mo yung MA50. Saan siya magko-crossover? Okay. Dito nag-crossover siya, bababa siya, pero pag tiningnan mo yung volume, hindi siya lumalampas. See? Tingnan mo guys. Hindi siya lumalampas. Andito yung volume mo. Kita mo? So, makakapag-conclude ka na ito, may possibility na retracement lang yan. Nagre-retrace lang siya. Okay? Actually, pag kinuha mo yan, makikita mo, nagre-retrace lang siya. Okay? Gaya yun. Kita mo, tumaas uli. Di ba? Hindi siya significant or not enough. Not enough yung mga red bars na yan. Yung volume. Although, dito siya nag-crossover. Okay? Hindi ka pares nito. Oh, tingnan mo. Oh, lampas-lampasan. Oh, nakuha niya na yung sikreto guys ha. Tingnan mo dito. Nagkaroon siya ng crossover sa MA50. Oh, tingnan mo yung volume. Okay? Tapos, tingnan mo ngayon yung stochastic. Oh. Ayan, oh, nasa bearish force. Oh. Tingnan mo yung stochastic dito. Nung start na nagbe-bearish, yung stochastic nasa taas pa. See? Nasa taas pa yung stochastic. Dito lang bumaba, oh. Tapos pumanik uli doon. Yan, habang nandito yan, okay? Mataas yung bearish force. Okay? So, ano pa yung ating yan ang mga combination na ginagamit. O, ilan lang yan? 1, volume. 1, yung MA50. 2, yung volume. 3, yung stochastic. O, di ba? Tatlo lang yan. Tatlo lang yan, guys. Yeah, how much more yung mga iba pa? I-click nyo yung nasa may ilalim ng video na to. Andyan yung mga links na na-share ko sa inyo. Okay? Yung mga ito, pagka yung title ko kasi hindi ko tinatitlean ng mga stock codes. Okay? Like for example, itong CHP, di ba sinabi ko pataas to? Di ba? O, nakita nyo naman yung volume mo, naglalampas-lampasan. Tapos, ayun, tumaas na roon sa itong ating MA50. Okay? O, paano mo malalamang ito is retracement lang? Oh. Hindi gumamit ka ng Fibo. Okay? Gumamit ka ng Fibo. Click mo dyan sa ibaba. Okay? Fibonacci retracement. Tapos, tingnan mo yung volume. Oh, ito. Ito, retracement lang yan. Kasi kitang-kita ko sa volume. Ayan, no? Kahit di pa ako gumagamit ng retracement. Yung Fibonacci retracement. Tingnan mo dito, tumaas siya. Tapos, nagkakaroon siya ng retracement. O, paano mo na sure na retracement yan? Hindi significant or hindi enough yung volume. Ayan, no? Nasa ilan, hindi lumalampas na ganun. Okay? At itong mga lumampas na to, tingnan mo. Tingnan mo kung nasaan siya. Okay? Ito, halimbawa, yung lumampas na yon. Nakita mo, sumagko siya yun sa strongest support. Di ba itong ating MA50, ginagamit natin yan na ating strongest support at saka resistance. Okay? O, asan pa yung lumampas? Ito. O, nasaan yung ano mo? Nasaan yung ating mga candlestick nasa ibabaw? Okay? Tapos medyo na-confuse ka dahil malayo. Okay? Pero makikita mo malaki pa rin ang i-move ng price kung dito siya galing, kung bababang ganon. Oh, tingnan mo yung tingnan natin yung stochastic. Okay? Doon ka nga yung titingin sa stochastic. Pag ito nagkakaroon ka ng confusion diyan dahil mataas 'to, tapos yung mataas din. So,
Although mababa nga itong MA50, pero from here to here, makita mo, nako, malaki ang mawawala sa akin dyan. Okay? O, di check natin sa stochastic. Most probably, yung stochastic dyan, pataas. Nasa taas, nasa bullish force. Asan yung stochastic? Dito. Ayan. Ito yun eh, o. Asan yung stochastic? Di ba? Nandito sa taas. See? O. Ayan sa taas yung stochastic, o. Dito pala bumaba. Makita mo naman dito, nagre-retrace. Kasi walang enough dyan na pula. Nakapares nito, o. Walang enough na pula dyan. Kaya yan, retracement yan. Okay? So, tingnan natin sa ating retracement. Okay? O. Dyan, o. Ayun, no? Nandito sa ating magical level na 0.382. O. Mabalik lang doon. Kahit dito, eh. Kung kukunin natin to. Sige, kunin natin to. Basahin natin. Okay? Dito siya nag-start, di ba? Ayan. O. Nandito, dito siya nagkakaroon ng yan. Ayun, no? Doon siya tumama sa ating magical level 0.618. Ayun. So, most probably pataas na yan. Okay? Pataas na uli yan. Nag-retrace na eh. Ayan, o. O, tingnan mo dito. See? So, ganyan lang guys ang gagawin natin. Okay? Di ba, ang dali lang basahin guys. O ano, kung may tanong kayo, tingnan nyo sa baba. Kasi magkakaroon lang yan ng talagang fall. Kung yung trend line is na sisira na. Okay? Sige, tanggalin natin itong ating MA50. Drawing lang tayo ng trend line dyan. Ayan. Ayan, di ba trend yan? Ayan o, trend yan. O. Kinuha mo yung mga ito, kung saan nagkakaroon ng support. Di, pataas yan. Ayan. Ito, paano mo ito nasabi na talagang strong bearish signal yan? Or meron talagang namumuo dyan na bagyo or bearish force? Punta ka ngayon sa volume. O, di ba napaka enough yan? Enough yan. Tapos punta ka ngayon sa stochastic. O, ayun, no, nasa baba yung stochastic. O, di ba? Hindi ko ba makaka-decide yan? Ayan, no? Malolos mo yan. Malolos mo itong part na to. Saan lang siya magkakaroon ng babalik? See? So, ako comment, tsaka mo i-apply yung mga buying signals na nabuo mo na as setup mo. Okay? So, i-click nyo lang yung ating mga lesson dyan. Nandito dyan sa lesson natin sa baba. Okay? Bago tayo mag-start sa siguro fundamentals muna yung susunod natin dito. Alright guys? Maganda ba yung na-sharing ko sa inyo? If you want more tips guys, just let me know. Give me a thumbs up. Tsaka mag-comment na rin kayo dyan. Okay? Tsaka pwede nyo rin i-share yung ating video na to sa mga interested. Okay? Para at least dumami tayo sa stock market. Tataas talaga yung demand. Okay? At tsaka, doon sa mga new viewers natin, mag-subscribe kayo, no? Mag-subscribe kayo sa channel ni Kuya and I appreciate na nagsusupport kayo sa Trade Ko To Channel. Okay? See you on my next video, guys.